Eh, alam nyo, yung mga sinasabi ngayon, magtayo tayo ng OFW department. Magtayo tayo ng kung ano ng department, disaster, meron pa yatang ganun eh. Yan o, ano lang yan? Pinadadama lang kayo niyan. Matagal na nila sinabi yan, uulit lang nila yan. At saka wala na saysay na magtayo ka ng isang Department of OFW. Ha? Bakit? Ilan ba ba ang host country ng para sa mga OFW? Meron pa ba tayong i-deploy? Meron pa bang tatanggapin? Nadagdagan ba tayo ng OFW ng pintuan? Nagbukas ng pintuan para sa mga OFW? May nadagdag ba? Paano ka madadagdagan eh? Minura mo yun, di ba? Pinagmumura mo yung mga malalaking bansa eh. Baka kamukat-mukat mo eh. Mawala pa yung mga OFW eh. Di ba? Pag nagalit sa'yo lahat yung bansa na yan, eh pwede magkaisa yan. O, wag na tayong kumuha dyan. Ng mga kwan, OFW. Oh, sino tinakot mo? Di ba? Ganyan nga ginawa nung sa entertainer eh. Sa Japan eh. Mga kaibigan eh. Ano mga ano to eh. Nambobola lang yan. Kasi alam nila, bistado na ng mga na maraming OFW na hindi totoo mga pinagsasabi, mga pinangako sa kanila. Ultimong ID nila, wala eh. Di ba? Nabulilyaso yung ID ni pinagyayabang ni Bello. Paano? Nagpagawa ng ID, mas malaki pa yung halos kalahati ng ID mukha ni Pangulong Digong nyo. Di ba? Ano tawag mo ron? Ha? E di higup yun. Di ba? Hindi lang sip-sip yun, higup na yun. Oh. Mga kaibigan, natatawa tuloy sa inyo si Nora. Oh. Pinagtatawanan kayo. Mga kaibigan. Oh. Eh, yun lang naman ang pakay nila rin eh. Kaya, alam nyo, di ba may kasabihan nung araw, yung mga tarantadong bata ni Hitler, mga kaalyado ni Hitler, nakapagka daw yung kasinungalingan, paulit-ulit mong sinasabi, nagiging totoo. Ina-apply nila ito ngayon sa lahat ng bagay. Especially, sa magnanakaw. Pagka lahat na tayo dito magnanakaw, sino pa uhuli sa atin? Di ba? Ang uhulihin natin yung hindi magnanakaw. Di ba? E pare-pareho na tayo, di magmumukhang tanga na yung mga yan. Lalabas na yung mga galit sa magnanakaw, lalabas na engot. Wala na kayong pinaglalaban. Bakit? Magnanakaw na kami lahat. Kaya gusto nila yun eh. Dumami ng dumami sila. Kasi kung ikaw, ilan lang kayong magnanakaw, ba madali kayong mahuhuli. Eh kung lahat na kayo magnanakaw na, yun ang, yun ang agenda nila eh. Maging magnanakaw ang lahat sa gobyerno. Ha? Sa buwatan na lang ito, lahat na tayo rito, magnakaw na tayo. Ha? Huwag niyong ano, para kayong luko-luko, ano yan? Nagsisirbisyo kayo, kapalit ng sweldo nyo? Ha? Walang ibang pakinabang? Oh, mga kay magnakaw tayong lahat para mabaliwala lahat yung kasong yan. Aanin mo pa yung kaso? Yung maglilitis, magnanakaw? Yung lilitisin, magnanakaw sa kaso? Yung uusig, magnanakaw din? Yung abogado, magnanakaw din. Lahat na yun, magnanakaw na. E di wala na. Baliwala na lahat yan. Di ba? Batas-batas. Ah, ganun ha. Nasa konstitusyon ha. E paano? Pag dumating yung sandali, dumami ng gusto magnanakaw, paano mo magagamit yung konstitusyon? Paano mo magagamit ang mga batas? Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire!
bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong